Mistulang malalaki at maliwanag na bulalakaw ang nakita sa kalangitan ng Malaysia nitong linggo. Pero hindi shooting stars sa mga yan, kundi paniniwalang mga bahagi ng booster stage ng Long March 5B rocket ng China na nagliyab habang pabagsak sa atmosphere. Ayon sa Philippine Space Agency, wala pang naiulat na nasaktan o nasirang ari-arian mula sa rocket debris. Pero napaulat daw na bumagsak ang mga yan sa bahagi ng karagatan ng Pilipinas, partikular sa Timog Silangan ng Puerto Princesa sa Palawan. Doon sa report sa Sulusi siya mismo bumagsak, no? So pagkakalam natin, wala namang damages na nadulot. Mm-hmm. But still, yung advice pa rin natin sa mga kababayan natin na maging mapagmatsyag. Hindi ito ang unang beses na may bumagsak ng mga rocket debris sa ating karagatan. Noong 2012, bahagi ng rocket ng DPRK o North Korea ang bumagsak sa karagatan may 300 kilometers silangan ng Luzon. Kasama si UP Professor Jay Batumbakal sa mga abogadong nagsagawa ng pag-aaral para sa Philippine Space Agency tungkol sa kahalagahan ng pagratipika ng mga space treaties sa ibang bansa, lalo na't malapit lang daw tayo sa launch facility ng China sa Hainan Island. We are also susceptible to falling space objects. Every time they launch something there, the first stage booster will fall back into the sea. And we've seen them falling into the South China Sea and we've also seen parts of it get washed ashore sa Samar. Mm-hmm. So we're really in the path. Dalawang space treaty raw na isinusulong ng PSA na nasa kamay na raw ng Department of Foreign Affairs sa ngayon, ang Registration Convention at Liability Convention. Sa ilalim ng Registration Convention, inoobligang magbigay ng impormasyon ang mga miyembro ng bansa kaugnay sa mga nilaunch na rocket, satellite o iba pang instrumento sa kalawakan. Ang Liability Convention naman ang naglalatag ng mekanismo sa paghingi ng compensation o danyos sakaling may masaktan o masira dahil sa mga nagbagsakang bahagi ng rocket, satellite o space station. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at ni National Security Advisor Clarita Carlos kaugnay sa bumagsak o manong rocket debris sa bahagi ng ating karagatan. Pero ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian, nakadisenyo ang rocket ng China na masunog habang papunta ng atmosphere. Napakababa raw ng posibilidad na magdulot ito ng pinsala sa aviation activities o sa kalupaan. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.